Guys, welcome back po sa ating channel. So, ayan. Marami sa inyo nagtatanong tungkol sa aking agency. So, sasagutin ko po yan. Ang aking agency po ay maids.cc. And meron po silang Facebook. Pwede po kayong mag-message sa kanila kung gusto ninyong mag-apply. Pero, hindi po ako nag-i-endorse ng aming agency ha. Sinasabi ko lang sa inyo kung ano agency ko kasi hindi po pare-parehas yung mga sitwasyon namin dito. May iba na pagod, sobra sa trabaho, may iba na puyatan. So, ang magiging amo natin ay hindi po yan nakadepende sa MedCC. Hindi po hawak ng MedCC yung magiging buhay natin sa amo natin. Bali, i-deport lang tayo ni MedCC sa employer ninyo and doon nyo na malalaman kung anong klaseng ugali yung meron sila. Kasi kahit naman meron nakalagay kung ano yung gagawin mo, may mga baga client pa rin na hindi tumutupad sa usapan. Pero yung sahod naman, monthly naman talaga siya 2,000. Pero meron po tayong salary deduction, no? So si Ms. Sisi na lang ang magsabi sa inyo kung ano yung salary deduction. And sa process ko naman, Qatar to Dubai po ako, cross country. And wala po akong binayaran. Yung visa ko po under ako ng MedCC. And ang aking sahod, sila po yung magpapasahod sa akin every 3 of the month. Pitsa 3, yun yung sahod namin. And hindi po si client namin or itong amo namin ngayon ang magbibigay or mag-aabot ng aming sahod. Si MedCC po. ATM po namin siya kukunin sa ATM. Bali, meron kaming sariling ATM. I-withdraw lang namin sa oras ng sahuran. And then sa ID naman namin, valid siya for 2 years and then ang nakalagay po na sponsor namin ay ang aming agency. And tungkol naman sa day off, meron po tayong day off every week. Depende kung anong araw ibibigay ng inyong client. Bali, pagod ako. Bali, sa akin, every Saturday or Sunday. Halimbawa, hindi ako mag-o-off, bibigyan ako ng 100. Pero depende po yan sa amo ninyo kung magkano yung ibibigay. Ang iba, 60 dirhams, 100 dirhams, 150 dirhams. May iba, hindi nagbibigay pero halimbawa, hindi sila magbigay. Excuse me. Halimbawa, hindi sila magbigay, mag-complain lang kayo sa agency. And naka-hiring ba kami pa Pinas? Galing sa Pinas? Hindi po. Yung agency po namin, hindi po sila kumukuha ng galing sa Pinas. Ang inaano lang po nila, yung galing sa Pinas na merong balik manggagawa. So, kung meron kayong OEC, pwede kayong mag-direct dito sa Dubai. No, ganyan yan. Pero kung galing kayong Pinas talaga, doon kayo nag-process ng papers, hindi po pwede yan. Hindi sila kumukuha ng ganyan. And then, welcome sila ng mga cross-country galing sa Saudi Dubai, Qatar Dubai, Kuwait Dubai, Bahrain, Oman. Ganyan. Mga Middle East lang yung alam ko eh. And magkano po yung salary deduction? So si agency yung magsasabi sa inyo. Ayoko pong magbangkit. And ano pa ba yung mga katanungan ninyo? Sa oras ng trabaho, paiba-iba po. Depende sa client kung ano yung oras na ipoprovide nila. Sa food naman, free. Depende pa din sa client. And ano pa ba yung mga tanong ninyo? Mga client naman natin, no? Kung hindi ba sila stricto. Ang client po natin, merong mga... Ay, hindi ako nag-interso ng agency. Ang client po ng agency ay merong mga local. Yung local, yun yung mga Emirati. Meron namang mga expat, yun yung magandang maging amo. So, ang expat, yun po yung mga ibang lahi, mga Syria, Russian, itong katulad ng sa amo ko. And ano pa ba? Klase-klase, United Kingdom, galing America, Lebanese. So, yun yung mga expat. And strict ba? Medyo, depende sa amo ninyo. And then, ang aming day off ba ay overnight? Nope, hindi po kami pwedeng mag-overnight sa labas. Depende sa amo. Pero may mga amo na nagbibigay. And one day ba ang off? Yes, one day po ang off. Pag sinabing Sunday, buong araw po yan ang Sunday. And ayan, kadalasan ba dito apartment yung bahay? Mostly po sa mga expat ay sa apartment nakatira. So yung mga lokal naman, meron silang sariling
villa. So far kung i-compare ko yung buhay ko sa Dubai at sa Qatar, mas gusto ko yung buhay dito sa Dubai. Hindi pa ako nakakapag-off, pero araw-araw kaming lumalabas, guys, kaya ay Diyos ko, ayoko nang pangarapin lumabas pa para mag-off. Kung mag-off man ako, matutulog ako. And ayun, mahirap ba mag-cross country? Di naman, nakakatakot lang, lalo na pag first timer. So ayun lang, contact lang kayo sa agency ng Made CC kung gusto ninyong mag-apply papunta dito. Yung mga cross country lang yung may re-recommend ko, pero yung galing sa Pinas, hindi, wala sila atang ganun. Pero merong mga agency na nagpapapunta dito pa, ano ha, pa Dubai, yung mga galing Pinas. Pero kadalasan yan, ang amo ninyo ay mga lokal. And then, usually ang sahod niyan ay 1.5 or 1.7. Mura lang siya kasi. Dito kasi sa Dubai, ang pinakamahal yung ano, pinakamahal yung aming agency. Mahal sila kasi yung client ko, nagbabayad siya ng 5,000 every month sa akin, ha? Every month sa akin, 5,000 dirhams yung bayad. So, medyo yung iba hindi maka-afford sa aming agency, kaya yung iba, binabalik nila yung, halimbawa ikaw, pag hindi ka na-afford ni client mo, ibabalik ka na sa agency kasi sila yung sponsor natin, eh. Pero may mga client naman na i-keep kayo. Baga, willing silang magbayad ng 5,000 every month, basta lang nasa bahay kanila. So, ayun lang, guys. And yun lang po yung update ko for today. And huwag kayong magsawang magsuporta sa aking video. And salamat, maraming salamat sa mga comment ninyo. Hindi ko man masagot agad, or hindi ko nga nasasagot yung iba. Wala po talaga akong time. Halos nasa trabaho ako kasi nakafocus talaga ako sa trabaho ngayon. Pero nababasa ko po yan. Yung mga importante, nire-replyan ko. Pero minsan, nasa video ko na kasi, kaya hindi ko na lang nire-replyan, no? So, ayun lang, guys. And maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa akin. And salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Bye!